Buenos dias, señoritos y señoritas. Remember friends, nung sinabi ko noon na useless yung mga trips ni Marcos abroad. Useless yung pag-introduce niya, pagta-tie up niya, pag-economic, political, and security tie up niya sa mga iba't ibang bansa. Naka 9 trips na siya. Kahit mag-buwan-buwan siya, every month magta-travel siya, useless pa rin po yan kung hindi niya pwede ipakita sa buong mundo na the Philippines is no longer a rogue state. Rogue state po yung tawag nila sa China, sa Pakistan, sa Iran, sa North Korea, sa Cuba, yung mga estado po ito na hindi nirerespeto or nirerecognize ng international laws. Kasi po, para lang yan sa Pilipinas, kung walang PNP, walang AFP, walang barangay, walang gobyerno, magkapatayan na lang po tayo dito. Parang sa Middle Ages or sa Age of the Barbarians. So, we have to have a world order. Kaya nandun United Nations, nandyan yung mga European Union, at saka iba pang mga organization, andyan yung NATO. So, yun. We need that para mapulis, para humabol dito sa mga rogue state like Russia ngayon, kinoconsider rogue state, China. So, tayo, ganyan rin ang perception sa atin nung time ni President Rodrigo Roa Duterte. Dahil nga yun, sinusuway niya yung authority nitong International Criminal Court or ICC. Kahit pinaalis na niya tayo sa ICC, pero yung crime po ng ginawa niya, yung EJK, kung saan mga 30,000 daw ang namatay nung sa height ng campaign niya, ay ginawa nung time na parte pa tayo ng International Criminal Court. Kaya sinabi ko rin sa inyo noon na at hindi titigil yung mga international community to pressure us, kasi hindi pwede piling-pili lang tayo sa mga international court na binibigyan natin ng recognition tulad po nitong United Nations Conventions of the Law of the Sea, kung saan nanalo po tayo against China in claiming the West Philippine Sea. So ito na nga po, yung anong sinabi ko, ganun na rin po yung sinabi ng Embassy of Canada, yung mga officials doon, during a meeting with the media. Sabi ng officials ng Embassy of Canada po, na and Canada, we know, is a very strong economic partner. Parati sila tumutulong kung may sakuna tayo. At marami rin talaga tayo Pinoy. Kayo, marami sa inyo, mga batmates nandyan sa Canada. So, and Canada, this is a good country that is helpful, that is law-abiding. And ngayon, they are keeping pressure on the Philippines na sabi nila, dapat daw mag-cooperate na yung Philippines sa commitment natin sa international law and human rights na nakasaad sa maraming agreement we entered under the United Nations and other bodies under the United Nations like the ICC. Sabi nila na if the Philippines believes in upholding international law, including things like UNCLOS, United Nations Conventions of the Law of the Sea, for example, then the Philippines must also abide by international law. Sabi ng mga diplomatic officials na nag-usap sa mga reporters. Ayaw nila lang nilabanggitin yung pangalan nila kasi hindi naman pwede manghimasok sila sa state of affairs ng Pilipinas. So, dapat neutral sila. Pero yun nga, tama, may punto sila. At ganito na nga ang point ni Blackcaster. Hindi tayo, as a part of the community of nations, hindi tayo pwede pumili. Ah, ito lang UNCLOS gusto ko. Ito sa ICC case Duterte, ayaw ko. Ito UNCLOS, hihingan ko ng implementation na ito by the world community.
Pero itong ICC, wala, itatrashcan na lang namin yan. So hindi pwede. Tama rin naman talaga yung itong sinabi ng mga embassy officials, hindi tayo pwede namimili. Kasi we are part of the international community and we have to abide by all the laws. Kailangan talaga, we really have to, President Marcos should really have to make a choice na talaga na to whether he will sacrifice the country in the to please President Rodrigo Roa Duterte or sacrifice so President Rodrigo Roa Duterte in the interest of the Philippines, of the whole Philippines and the 110 million Filipinos. So itong gobyerno kasi po natin na repeatedly sinabi nila wala nang jurisdiction yung ICC sa atin dahil nag-withdraw tayo from the Rome Statute in 2018. Pero sabi naman ng mga ICC officials, Article 127 of the treaty provides that prior to the country's withdrawal from the court, at kung yung ginawang acts against you or crime against humanity were committed nung member pa tayo, then it applies kahit umalis na tayo. So tama rin naman, that is the ganun rin naman yung mga local laws natin. So, ang una dito, nung time ni Duterte, pinatigil natin yung investigation ng ICC for 1 year dahil sinasabi natin, gumagana naman yung, kasi ganyan po papasok yung ICC kung hindi gumagana yung legal system ng bansa or judicial system ng bansa. Gagawa sana tayo ng investigation at report yung DOJ, PNP, NBI at iba pang ahensya. Pero nung nagpadala po tayo ng report sa ICC, sinabi na ICC na parang basura lang ito. You did not make an investigation and you did not make a complete report. Sa kuwan ata po, sa 30,000, meron ata libo-libo na na-file na. Pero ang inimbestigar ata ng gobyerno, yung mga dalawa, tatlo lang na kaso po na sinabi nila na related talaga sa drug war. Kaya recently po, the last month ata, nagkuha na yung ICC. They already came out with the decision na itutuloy nila yung investigasyon. So kaya nga, sabi ng Canadian Embassy, it is not for us to make determinations about whether they should or should not investigate. They have the legal expertise and the ICC has to come to the conclusion that investigations underway here does not satisfy the need. So kumbaga parang sinasabi nila na alam naman ng ICC na parang binobola nyo lang yung ICC na hindi talaga kayo gumagawa ng investigasyon. At sabi pa ng mga diplomats ng Canadian Embassy, we are okay naman daw initially, okay yung Marcos administration. Pero yun lang, hindi lang nila talaga siniseryoso itong kaso ni President Duterte na which really affects the image of the country abroad, which really makes us a rogue state or pasaway na bansa na tulad ng Cuba, tulad ng North Korea, tulad ng Myanmar na at Russia. So this is really a negative point for us and it renders useless yung mga trips ni President Rodrigo Roa Duterte ni President Bongbong Marcos because of the ICC case of President Rodrigo Roa Duterte. So tututukan po natin itong issue and please ikalat ito sa mga friends and relatives nyo. Mag-ingay po tayo kasi kinakalimutan na itong issue. Ilagay nyo sa caption na never forget the ICC case. Kasi nakasalalay dito yung interest natin. Kahit yung interest ng mga relatives natin abroad, yung mga OFW, because we are part of a community of nation. Kung one day sasabihin ng UN, kung may in-invade tayo ng China, hindi nyo nga nire-recognize yung mga batas namin,
bakit kami tutulong sa inyo. So, dapat nagtutulungan tayo at nirespeto natin yung batas pertaining and keeping order in the whole world. So, we hope President Bongbong Marcos will review the issue and act accordingly for the interests of the country. Please share this vlog na lang so that it will reach the president and other policymakers close to the president. So thank you very much for watching, and don't forget to subscribe to the Views Action Destiny channel in YouTube and to the Blogcaster Armandin page in Facebook. Happy weekend. Have a productive week ahead, everyone. And see you in my next vlog.